Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito pong ating weather update ngayong araw, February 13, 2022. Ay nga, umiiral nga po nung ngayon sa ating bansa ay itong Northeast Monsoon, yung ating Shear Line at Easterlies. Yung Northeast Monsoon naman po ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Mapapansin nga natin, nasaan pa rin po natin yung malamig na panahon ay mararanasan yan hanggang dito pa po yan sa may Ilocos Region, sa may Cordillera, sa may Cagayan Valley, Sabela, Tugigaraw, at hanggang dito po sa may Baguio, mararanasan pa rin po natin yung malamig na simoy ng hangin. Dala po yan ang ating Northeast Monsoon. Yung Shear Line naman ay nakaka-apekto nga po yan dito sa may Bicol Region, sa may Quezon, at sa may Polillo Island. So makakaranas po tayo dyan ng mga posibilidad na pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na magdala po ng payong paglalabas ng bahay. Dito naman po sa may parte ng Mindoro Province, makikita naman natin na wala tayong nakikitang malalakas na posibleng pag-ulan. May mga posibilidad lamang tayo dyan maranasan ng isolated rain shower. At dito naman po sa may Visayas and Mindanao, makita nga po natin affected po tayo o apektado po tayo ng ating Easterlies. And sa may Palawan naman, mapapansin natin may mga makakapal na kaulapan dala-dala ng ating Easterlies. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil may mga posibilidad na mga pag-ulan tayong mararanasan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga ito ay makakaranas pa rin po tayo ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Kung makikita nga po natin yung ating Easterlies ay makakapekto yan dito sa may Mindanao. At pagsapit nga po yan ng February 14, ito nga po ay tuloy-tuloy po nating mararanasan. At yung muling pagbugso ng ating amihan ay mararanasan ulit yan dito sa may extreme Northern Luzon. Northern Luzon, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. By February 15, tuloy-tuloy nga po tayo makakaranas ng pag-ulan dito sa may Luzon area. At ito nga pong Easterlies ay makaka-apekto dito sa may Mindanao. So may posibilidad po tayong low pressure area dyan pero mababa pa naman po. No? Mababa ang tsansa na maging ganap na isang bagyo. At pagdating naman po ng February 16, makikita nga po natin na tuloy-tuloy po makakaranas pa rin ng pag-ulan dito sa may Luzon at sa may Mindanao. Asahan pa rin po natin na pagdating ng February 17, ito nga pong low pressure area mapapansin natin dito sa eastern section ng Mindanao ay makaka-apekto po yan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. At pagdating ng February 18, as low pressure area pa rin, ito nga po ay magpapaulan sa eastern section ng Mindanao. At pagdating naman ng February 19, mapapansin nga natin yung makakapal na kaulapan dito sa loob at labas ng ating bansa. At kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng posibleng sama ng panahon dito na nga po yan sa eastern section ng Taiwan. At ito nga po ay di naman inaasahan na papasok sa ating bansa. By February 20, makikita natin yung makakapal na kaulapan ng Easterlies na gagaling po yan sa Dagat Pasipiko na magpapaulan dito nga po sa may parte ng Mindanao at ng Palawan. Magkakaroon pa rin po tayo ng low pressure area sa labas ng ating bansa. At ito po yung mga susunod nating i-monitor kung ano pa nga po yung mga posibilidad na mangyari sa mga susunod pang araw. At kung mapapansin nga natin yung muling pagbugso ng amihan at yung ating shear line na makaka-apekto ulit dito sa may parte ng Visayas area at mararanasan po yan hanggang sa may Palawan. Sa ngayon po, ito pa lamang po yung ating available data para sa ating advanced weather forecast. At sa ngayon, wala pa naman po tayo nakikitang anumang posibleng bagyo o sama ng panahon na makaka-apekto sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.
copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.